Pag-usapan po natin kung ano mas healthy, ang pagkain ba ng isda, gulay, at ang benefits ng bangus na favorite ko, o mas maganda pa rin yung mga karne at baboy. Tingnan po natin. Ito po ang tinatawag na healthy plate. Ito po yung pinaka-healthy sa lahat. Pinag-aralan to sa buong mundo. Nakikita natin, yung kalahati ng plato natin, kailangan may gulay, at may prutas, half po yan. Tapos yung kanin, yung carbohydrates, dito lang po, 1/4. At sa protina, ito po, maliit lang, 1/4. Pwedeng isda o karne, pero sabi nila, mas healthy nga itong isda. Ito po yung tinatawag na food pyramid. Triangle po siya. Ang ibig sabihin, mas marami ang kakainin natin itong nasa baba, mas healthy siya, at mas konti ang kakainin dito sa pinakataas. Nakita nyo, pinakamarami yung carbohydrates, pwedeng tinapay, kanin. Tapos pagdating sa gulay, ito yung pangalawang pinakamarami, gulay at prutas. Yan po, malaki rin, marami. Pagdating naman sa meat or source ng protina, mas maliit na ang portion. Pero nakita nyo, nangunguna yung isda. Yan ang gusto natin. Tapos pwede rin konting karne, konting manok, at mas mababa na lang yung mga mantika, mga cake, mga butter, maliit na lang po yan kasi hindi nga masyado maganda kung marami. Ito po yung sample ng healthy plate, pakita ko sa inyo. Local to, DOST gumawa nito. Kalahati ng plato, gulay at prutas. Pwede nyo to gayahin, yan, may itlog, may saging, tapos may isda sa umaga. Sa tanghali, ito favorite natin, bangus, ang daming health benefits. O, kalahati rin ng plato, gulay, tsaka prutas. Tapos sa gabi naman, yan, pwede mo lagyan ng manok para maiba naman. Pero may gulay pa rin. At ito yung mga merienda na pinapakita. Pwedeng mais, saging, suman, at 8 basong tubig. Yan po pinaka-healthy sa lahat. Yung iba po, nababasa ko sa comments, sabi nila ayaw nila kumain ng isda kasi daw, baka daw hindi maganda o baka yung paggawa, pag-farm, hindi maganda. Oo nga, merong pros and cons. So, pipiliin na lang natin yung magagandang source. Kasi ang problema, kailangan ng katawan natin ng protina eh. So, doon lang natin kinukuha yung protina. Katulad nga na pinakita ko, dito lang natin makukuha yung protina sa karne, baboy, baka, manok, at isda. Ano pipiliin natin dito? Papakita ko sa inyo ha. Pagdating kasi sa meat at karne, proven na po to eh. Sabi na to ng World Health Organization, sabi na rin to ng mga association ng cancer specialist sa buong mundo, ang meat at cancer may connection talaga. Pagdating sa processed meats, mga salami, ham, hotdog, proven po. Ito po, group 1. Ibig sabihin, proven na cancerous na siya. Proven na siya. Wala nang kaduda-duda. Pagdating sa baboy, baka, kambing, Class 2A, ibig sabihin, malamang magkokos ng cancer. Malaking chance na magkokos. Pagdating sa isda, hindi po kasali dito. Hindi siya cancerous. Malamang dito siya. Sa green, go. Not proven at nakakatulong pa. Ito po, accepted na to sa buong mundo. Ang tanong ninyo, bakit pa binibenta to kung accepted na? Pwede naman kumain, pero pa konti-konti. Kung ako, baka sa isang buwan, isang beses lang, kung wala akong mapuntahan, nasa fast food. Tapos sa karne, kumakain naman ako once, twice a week, pero hindi ganun kadami. Tsaka konti lang. Sabi nga nila, kasi laki lang ng matchbox dapat, ang laki ng size ng karne, paminsan-minsan. Sabi nga nila, itong ayon sa pag-aaral, ang karne ngayon, baboy baka, is the new tobacco. Para siyang sigarilyo, yung harmful effects. Tingnan nyo, pareho sila nagkakos ng cancer, iba't ibang cancer. Sa tobacco, sa baga, lung cancer, stroke, sakit sa puso, karne, halos proven na rin. Cancer sa breast, colon cancer, sa bituka, stroke, sakit sa puso, meron na rin po. Ito po, nagba-viral sa internet, di ba? Minsan sasabihin yung tilapia, hindi healthy, mas healthy ang bacon, hindi po tunay yan. Tingnan nyo naman, ang linaw-linaw. Bacon, nagpapataas ng cancer risk. Ito po, oh, from World Health Organization to. 2 strip ng bacon araw-araw, plus 5.9 or 6% higher risk magkakaroon ng cancer yung tao. Pag araw-araw, 2 strip.
Pag ginawa mo pa 10 araw-araw, 10 bacon strips bawat araw breakfast, 10% increase. So proven na siya talaga. Tinatanong nyo, eh bakit nagba-viral doc yung bacon daw, mas healthy yung tilapia? Magba-viral yon kasi pinapa-viral, hindi po tunay na news. Hindi siya tunay na news. Para sa akin, fake news siya eh. Kasi pag nilagay, pag may nag-post, kunyari sabihin nila, hindi healthy ang lechon. Mas healthy isda at gulay. Tingin niyo ba mayroong magbabasa noon? Wala, 'di ba? Boring eh. Alam naman lechon hindi okay eh. Pero kung may maglagay isda, tilapia hindi healthy, bacon mas healthy. So lahat ng tao magki-click. Pag nag-click dun sa site, nag-click sa website, ano mang makikita niyo may advertisement sa tabi. Yung advertisement, doon kumikita yung tao. Okay? Kaya naglalagay ng mga fake health news para kumita yung nandoon. So, huwag tayong magpapaloko. Sinasabi ko sa inyo, hindi healthy ang bacon. Kung gusto nyo paminsan-minsan, isa, dalawa, 6% increased risk. Pero kung di mo naman araw-arawin, pwede mo ibawi eh. Kain ka ng maraming gulay, prutas, isda, mababawi mo yung kasamaan nito. Okay? Isa pang problema natin sa pagkain ng karne. Marami kasi nagsasabi, Dok, ayoko isda kasi ganyan-ganyan. Oo nga, pag hindi ka kumain ng isda, paano ka lalakas? Ano, pork chop na lang? Ano, steak na lang lagi? May problema tayo sa karne. 80% ng antibiotic sa buong mundo ini-inject sa hayop. Kasi pag nag-inject sila ng antibiotic, tumataba, tumalakas. Ang problema, pag nag-inject ng antibiotic sa mga baboy, baka, nagiging matapang yung bakterya nila. Merong natitirang bakterya eh. Mas matapang. Tapos kakainin ng tao. Pag kumain, kinain natin, sinabi na ng CDC sa America, Center for Disease Control, na pag kinain natin itong may antibiotic resistance, pwedeng mas malala ang sakit natin tulad ng pagtatae sa babae. Bakit madalas magka-UTI ang mga babae ngayon? UTI, tapos umiinom ng antibiotic, yung mga kababaihan, hindi gumagaling. So, iniisip nila, baka dahil dito sa antibiotics na binibigay sa mga hayop. So, ang iisipin nyo, hindi tanggalin natin, huwag natin lagay ng antibiotic. Hindi pa proven eh. Hindi pa proven, pero baka may connection. Pero oras na maging proven, tatanggalin nila. Bakit nila nilalagay, binibigyan ng antibiotic? Para tumaba, para lumaki. Pag hindi kasi nila binibigyan, nakita nila marami na mamatay. So, kailangan mag-isip pa na ibang paraan na maging mataba at malaki yung mga hayop na hindi sana gumagamit ng antibiotic. So ito po, ito rin isang concern ko na baka may danger in the future. Kaya nga, kung kakain man tayo ng karne, pakonti-konti lang. Ha? Moderation. Fish naman, isda. Maraming health benefits. Tingnan nyo, mataas sa omega-3 fatty acids, lalo na ang bangus. Omega-3, maganda yan sa puso para hindi kayo ma-stroke. Maganda yan sa, para hindi rin ma-heart attack, lalabnaw yung dugo natin sa puso at sa utak. So, iwas heart attack, iwas stroke. Sa Alzheimer's, may tulong din. Yan, bawas chance ng cancer, hindi madidepress. Sa arthritis, pwede rin. Kahit may high blood, may sakit sa puso, mas maganda siyempre isda. Diba? Sure kayo dito, panalo. May arthritis, pwede rin. Kung may gout, mataas ang uric acid, bawas lang. Mga 2 times a week, pwede pa rin. Kasi wala tayo ibang choice eh. Pag pumunta tayo dito sa karne, talo tayo eh. Mas talo tayo. Oo nga, possible, sasabihin na iba, may mercury. Ang mercury content sa fish, sa malaking isda lang. Lampas 1 feet. Pero kung maliit lang yung isda, maliit lang yung mercury content eh. So, sa akin, kaya mas maliliit na isda pinipili ko, hindi yung malalaki. Tapos, syempre, maganda yung source. Pero let's say, nakakain tayo na hindi magandang source. Kahit pa paano yung isda para sa akin na parang 5 times healthy yan eh. Oh, tapos hindi maganda pagkahanda. Di lagyan mo -1 na hindi maganda. 5 ang benefit, -1, panalo pa tayo, +4. +4 pa rin beneficyo sa katawan. Pag kinain natin yung karne, atake na nga sa puso, taas pa cancer, may antibiotic pa. Wala tayong panalo, -10 na tayo agad, di ba? Hindi ko sinasabi hindi kumain, pwede kumain, pero pipiliin nyo lang. At mas marami nito, at mas konti nito. Ito ang benefits, yan. Bangus belly, walang problema. Pwede kayo kumain 2 to 3 times a week.
vitamin B, marami. Sa nerves, phosphorus, selenium, para sa dugo, para sa thyroid. Favorite natin bangus. Sa Pilipinas, napakaraming bangus. Alam ko, number one exporter tayo nito. Kaya malaking tulong din sa bansa natin. Binigayan ng Diyos para sa atin. Nung panahon ni Jesus, ni Jesus, ano binibigay niya? Isda, Isda ang pinapakain niya sa tao at tinapay. Yan kasi ang healthy. Tsaka nakasulat naman sa Bible, di ba? Pork is unclean. Alam nyo naman yon. So, binabalik ko ulit. Ito po ang pwede lang natin kainin nandito sa triangle. Kaya mas maraming gulay, prutas, isda, 2 to 3 times a week. Pwede naman kumain ng karne, pakonti-konti lang. Yung benefits nandito lahat. Sa kanin, di rin pwede puro kanin. Pagdating naman sa gulay, alam ko sasabay na iba, Dok, may fertilizer yan. Kung may pera, di organic. Diba? Kung mayaman tayo, magtatim sa bakuran, mas maganda yan, fresh, kung kaya natin. Pero kung wala tayong pera, bibili lang tayo, hugasan na lang maigi. Pwede naman hugasan maigi, diba? Hugasan nyo ng 1 minute para matanggal yung mga dumi. Pero yung benefits, vitamins and minerals, nasa loob pa rin Mas panalo pa rin po tayo. Yan. So, sana nakatulong tong video ko sa inyo para maliwanagan. Ito po yung pinaka-healthy foods para sa inyo. Ito yung sinusunod ko sa buhay ko at sineshare ko rin sa inyo. Tsaka proven na kung gusto nyo talagang iwas sa bara sa puso, ito na lang, maggulay na lang. Makakaiwas sa bara sa puso. Proven, less cancer at mas mahaba ang buhay. God bless po.